Marshall Peak, Kabanata 1729. Itong bituin. Ang mga tao ay ipinanganak, tumanda, nagkakasakit, at namamatay, at ang mga bituin ay walang pagbubukod. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung ano ang naging sanhi ng lugar na ito upang maging isang patay na bituin, masasabi niya mula sa mga materyales na ibinalik ng Stone Mongoose na ang lugar na ito ay dating mayaman at magandang lugar noon paman. Ang mga guho sa kanyang harapan ay dapat na ang punong tanggapan ng ilang sekta noong araw. Isang tawag ang dumating mula sa hindi kalayuan, na pumuto sa pag-iisip ni Yang Kai. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nagulat nang makitang ang Stone Mongoose pala ang tumatawag sa kanya. Malumanay na tumanggo si Yang Kai, at ang kanyang anyo ay kumikislap habang hinahabon niya ito. Habang nasa daan, tinitingnan ni Yang Kai ang kanyang paligid paminsan-minsan. Hindi nagtagal, nalaman niyang walang panganib sa lugar na ito. Dahil walang world energy sa lugar na ito, kahit na may mga labi ng isang spirit array sa pagkawasak na ito, kahit na ito ay buo, hindi ito maaaring i-activate. Sa madaling salita, ang pagkasira na ito ay lubhang ligtas. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng Stone Mongoose si Yang Kai sa isang lugar na tila isang kamalig. Maraming mineral, ilang bote ng jade, at iba pang sari-saring bagay ang nakatambak dito. Malinaw na ang mga bote ng jade na iyon ay naglalaman ng mga spirit pills. Dumampot si Yang Kai ng ilang bote ng jade at tiningnan ang mga ito. Nalaman niyang matagal nang nawala ng world energy ang mga spirit pills sa kanila at naging abo, kaya hindi na niya ito pinansin. Ang ilan sa mga walang kwentang bagay ay halatang damo. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng dakilang emperador ng umaagos na panahon, ang kanilang mga katangiang panggamot ay kumupas at sila ay naging walang silbi. Marami ring mga Saint Crystal, ngunit dahil hindi ito naimbak ng maayos, sila ay karaniwang walang silbi. Ang mga Saint Crystal na nilamon ng Stone Mongoose ay marahil ang lahat ng kapakipakinabang na Saint Crystals dito. Sa gayong silidimbakan, ang tanging mahalagang bagay na natitira ay ang mga mineral. Ang mga mineral ay matibay at kahit na hindi sila nakaimbak sa isang espesyal na paraan, hindi sila mawawala ang kanilang bisa. Sa bodega, mayroon pa ring ilang beses na mas maraming mineral kaysa sa nilulon ng Stone Mongoose. Lahat sila ay bihira at mahalaga. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at inipon ang lahat ng ore sa kanyang space ring. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paggalugad sa paligid kasama ang Stone Mongoose. Pagkatapos ng isang araw, natapos na niyang tuklasin ang buong guho. Wala siyang nakitang espesyal. Karamihan sa mga mahalagang bagay sa mga guho ay malamang na itinago sa bodega. Maging ang mga special na sinsing sa mga kalansay ay matagal nang bumagsak dahil sa kakulangan ng pagkain mula sa espiritong enerhiya ng mundo. Lahat ng nakaimbak sa loob ay nawasak. Gayunpaman, natuklasan ni Yang Kai na ang mga guho ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo sa napakalaking espasyo sa ilalim ng lupa na ito. Parang may ibang mundo sa ilalim ng lupa. Sinakop nito ang isang napakalawak na lugar. Nagpasya siyang tuklasin ito. Matapos lisanin ang mga guho, lumipad pa sulong si Yang Kai nang wala pang kalahating araw at nakarating sa harap ng isang tiwangwang na hanay ng bundok. Sa loob ng bulubundukin, mayroong hindi mabilang na mga minahan. Pagdating dito, ang Stone Mongoose, na sinusundan ng malapitan ni Yang Kai, ay nagpakita ng sabik na ekspresyon, na parabang interesado ito sa loob ng bulubundukin. May mineral sa loob. Nilinggan ito ni Yang Kai. Ang Stone Mongoose ay napakasensitibo sa mga mineral. Kung mas mahalaga ang isang bagay, mas maaari nitong kukawin ang pagnanais nito. Tulad ng kung paano ipinanganak ang mga lobo at aso na may matalas na pangamoy, ang Stone Mongoose ay may kakaibang pangamoy pagdating sa mga mineral. Nang marinig ang tanong ni Yang Kai, mabilis na tumanggo ang Stone Mongoose. Tara na at tingnan natin. Tumawa si Yang Kai at iwinagayway ang kanyang kamay. Binalot ni Shang Chi ang Stone Mongoose at sumugod sa hanay ng bundok. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mahinang boses ni Yang Kai ay nagmula sa minahan. Annihilation Crystal Load. Mayroon talagang isang load dito, at ito ay isang napakabihirang Annihilation Crystal Load. Ang Annihilation Crystal ay hindi maaaring gamitin upang pinuhin ang mga artifact dahil ito ay lubos na lumalaban sa espirito ng enerhiya ng mundo. Masasabing hindi ito tugma sa enerhiya ng espiritang mundo. Kung ginamit ito upang pinuhin ang mga artifact, walang makakagamit ito. Walang sino man ang nakagamit nito, at ang artifact ay ganap na nawasak. Gayunpaman, walang duda na ito ay mahalaga. Ito ay dahil sa likas na paglaban nito sa enerhiya ng espirito kaya maaari itong magamit upang mag-set up ng mga spirit array. Ang spirit array na inayos na may annihilation crystals ay maaaring makapagpigil sa isang cultivator sa paggamit ng kanilang Saint Chi, kaya kung sila ay aksidenteng mahulog dito, sila ay mawawalan ng buhay. Kung ang isang tao ay hindi sinasadyang nahulog dito, ito ay magiging katulad ng Seren Soul Island kung saan ang isa ay makakaasa lamang sa kanilang pisikal na lakas.
Ang sikat na Annihilation Solitary Void Array ay nangangailangan ng Annihilation Crystals bilang array core nito. Kung hindi magagamit ng isang cultivator ang kanilang Saint Chi o mga artifact, matatawag pa ba silang cultivator? Gumamit ang mga residente ng Shadowed Soul Island ng Shadowed Heaven Peace para pasiglahin ang kanilang mga pangangatawan na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay sa ganoong uri ng kapaligiran, ngunit hindi lahat ng cultivator ay may Pildores tulad ng Shadowed Heaven Peel, at hindi lahat ng cultivator ay nakatuon sa pagpapasigla ng kanilang pangangatawan. Ang Annihilation Solitary Void Array ay masasabing kaaway ng halos bawat cultivator. Kahit na ang isang Origin King Realm Master ay nahulog dito, hindi maiiwasang mapahiya sila. Kahit na ang Spirit Array na ito ay makapangyarihan, ang Annihilation Crystals ay napakabihirang at bihira. Ngunit dito, mayroong isang Annihilation Crystal Load, at sa paghusga mula sa mga nakalantad na kristal sa mga pader na bato, ang load na ito ay talagang mayaman. May tatlong grado ng Ore Veins. Rich Ore Veins, Ordinaryong Ore Veins, at Poor Ore Veins. Ang bawat baitang ay may sariling natatanging pamantayan sa pagsusuri. Sa pangkalahatan, ang isang load na umabot sa mayamang grado ay kailangan lamang na casual na minahan upang mangolekta ng mga kaukulang mineral. Ang halaga ng gayong mga load ay kahanga-hanga, at sila ay napakabihirang. Hindi inaasahan ni Yang Kai na talagang makakahanap siya ng mayamang Annihilation Crystal Load dito. Ang Stone Mongoose ay sumugod na at nagsimulang lumunok ng hindi mabilang na Annihilation Crystals sa maikling panahon. Hindi nag-atubili si Yang Kai at sumugod siya para pagnakawan ang lugar. Kahit na ang lugar na ito ay naapektuhan ng Annihilation Crystal at ang Saint Chi ay lubhang napigilan, ang pisikal na lakas ni Yang Kai ay napakalakas, kaya ang kanyang bilis ng pagmimina ay bahagyang mas mabagal kaysa sa Stone Mongoose. Wala pang isang araw, nakamina si Yang Kai nang hindi bababa sa 500 Annihilation Crystals. Kung tungkol sa mga nilamon ng Stone Mongoose, imposibleng kalkulahin. Ang 500 Annihilation Crystals ay sapat na para ayusin ng isang Spirit Array para masakop ang isang maliit na sect. Ngunit walang sekta ang magiging hanggal na gawin ito. Kung gagawin nila, ang kanilang mga alagad ay hindi makakapagtanim sa hinaharap. Hindi nila mararamdaman ang world energy, kaya paano sila maglilinang? Ang mga Annihilation Crystal ay napakaangkop para sa pag-aayos ng mga Spirit Array sa mga espesyal na lugar, tulad ng ilang mga ipinagbabawal na lugar, o mga bitag. Ang mineral load sa tiyan ng bundok ay tila hindi nabawasan. Inilabas niya Yang Kai ang kanyang divine sense ngunit hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga. Ito ay simpleng hindi makatotohanan para sa kanya na nais na minahan ang mayamang load na ito ng mag-isa. Maaaring kailanganin niyang mag-aksaya ng ilang taon ng kanyang oras dito dahil dito. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan, hindi nagpatuloy si Yang Kai. Tinawag niya ang Stone Mongoose at inakay ito palayo sa bulubundukin upang magpatuloy sa paggalugad. Sa ibang araw mamaya, sa ilalim ng mahiwagang pakiramdam ng Stone Mongoose, nakarating si Yang Kai sa isa pang bulubundukin. Sa pagtingin sa sitwasyon sa loob, hindi mapigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Hindi niya maiwasang mapaungol. Heavenly Jade Hook. Ito ay isang Heaven Hook Jade Load na makapagpapalusog sa kaluluwa ng isang tao. Ang Heaven Grasping Jade ay isang napaka-espesyal na uri ng jade na may madilim na berdeng kulay. Kapag pinasigla ng Saint Chi, ang ganitong uri ng jade ay maaaring maglabas ng banayad na kapangyarihan na nagpapalusog sa knowledge sea ng isang tao at nagpapalakas sa spiritual energy ng isang tao. Ang property na ito ay medyo katulad ng Seven Colored Soul Warming Lotus, ngunit ang mga epekto nito ay mas mababa kaysa sa Soul Warming Lotus. Ang Soul Warming Lotus ay maaaring umiral sa knowledge sea ng cultivator, na patuloy na nagpapalusog sa soul ng cultivator. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng kaluluwa ni Yang Kai. Ito ay dahil sa pagpapakain ng Soul Warming Lotus sa napakaraming taon. Gayunpaman, ang Soul Warming Lotus ay isang pinakamataas na kayamanan, kaya paano ito makukuha ng basta-basta? Ang ganitong uri ng kayamanan ay isang bagay na kahit isang Origin King Realm Master ay ninanais. Iba ang Heaven Hook Jade. Kahit na ito ay mas mababa sa grado kaysa sa Soul Warming Lotus, ito ay napakahalaga pa rin. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na materyales para sa paglinang ng kaluluwa ng isang tao. Ang Heaven Hook Jade ay paminsan-minsan ay lilito sa merkado ng bawat bituin, ngunit ito ay palaging inaagaw ng cultivator. Ang Heaven Hook Jade ay isang napakahalagang material sa pagtatanim. Ngunit dito, talagang umiral ang Heaven Hook Jade Load. Sa paghusga mula sa nakakalat na madilim na berdeng ilaw, ang Heaven Hook Jade Load na ito ay hindi masyadong mayaman, ngunit tiyak na hindi rin ito baog. Ito ay ang grado ng isang normal na load. Gaya ng dati, habang si Yang Kai ay tulala, ang Stone Mongoose ay nagsimula ng lunukan ng Heaven Devouring Great Emperor's Heaven Hook Jade. Hindi gaanong nakolekta si Yang Kai, halos 100 piraso lang ng Heaven Hook Jade. Pagkatapos ay tinawag niya ang Stone Puppet, na nag-aatubili na makipaghiwalay sa kanya.
Kinuha ito ni Yang Kai at nagpatuloy sa paggalugad. Bahagya niyang naramdaman na itong Dead Star na aksidente niyang napadpad ay tila naglalaman ng hindi maisip na kayamanan. Makalipas ang tatlong araw, natuklasan ni Yang Kai ang isa pang Blue Phoenix Tier Iron Load. Makalipas ang isang buwan, natuklasan ni Yang Kai ang hanggang walong load. At isa sa kanila ay talagang isang Saint Crystal Load. Hindi niya itinuloy ang paggalugad. Pagkatapos ng isang buwan, malabo niyang naunawaan na ang Dead Star na ito ay talagang isang maalamat na Ore Star. Ang bawat Cultivation Star ay may sariling World Principles. Ang mga World Principle na ito ay karaniwang pareho, ngunit may ilang mga banayad na pagkakaiba. Ang mga pagkakaibang ito ay haantong sa paggawa ng mga materyales sa isang Cultivation Star na ibang-iba. Marahil, ang ilang mga bituin ay angkop para sa paglago ng mga gamot, at ang mga bituin na ito ay tinawag na Medicine Stars. Ang mga gamot na espiritu na karaniwang tumatagal ng 100 taon upang maging mature ay magiging mature sa 50, 30, o kahit 10 taon sa mga Medicine Star na ito, na lubhang nagpapababa sa oras ng paglaki. Ang ilang mga bituin ay angkop para sa paglago ng mga mineral, at ang mga bituin na ito ay tinawag na Ore Stars. Sa Ore Stars, mayroong hindi mabilang na mga bihirang mineral, isang nakasisilaw na iba't, at napakayaman sa mga mapagkukunan. Sa Star Territory, kinokontrol ng lahat ng pinakamakapangyarihang puwersa ang ilang bilang ng Ore Stars at Medicine Stars. Halimbawa, si Heng Luo Chamber of Commerce, kung saan kabilang si Zuyu, ay mayroong higit sa isang Ore Star at Medicine Star. Dahil mismo sa suportang ito kaya maaaring magnegosyo si Heng Luo Chamber of Commerce sa buong Star Territory at sumikat. Ang Dead Star na natuklasan ni Yang Kai ay walang alinlangan na isang Ore Star, at batay sa dami at kalidad ng Ore Veins, kahit na sa mga Ore Stars, ang isang ito ay itinuturing na top-notch. Nakakuha ako ng ginto. Kung makokontrol ng High Heaven Sect ang Ore Star na ito, paanong hindi ito uunlad at lalago sa hinaharap? Nag-iba ang mood ni Yang Kai habang siya ay medyo nasa sabik. Kaagad, nang walang pag-aalinlangan, sinimulan ni Yang Kai na ayusin ang isang space array sa Street Crystal Load na kinaroroonan niya, na ikinonekta ito sa isa sa lambak ng bundok sa ibabaw. Dahil hindi siya nag-aayos ng isang ultra-long distance na space array na maaaring tumawid sa mga bituin, walang alinlangan na mas mabilis ito. Wala pang isang araw, natapos na ni Yang Kai ang pag-aayos. Nakatayo sa gitna ng space array, ipinasok niya ang Saint Crystal sa uka sa base ng array. Sa isang kislap ng puting liwanag, nakarating si Yang Kai sa lambak ng bundok sa ibabaw. Nang hindi nagaksaya ng oras, muling inilabas ni Yang Kai ang mga Saint Crystal at ipinasok ang mga ito sa Cross Cultivation Star Space Array sa kanyang paanan. Nakalock sa ilaw na kumakatawan sa Shadowed Star sa array, inactivate niya ito. Marshall Peak, Kabanata 1730. Misteryo sa ilalim ng lupa. Nang lumitaw si Yang Kai sa 100 Flower Garden, si Ye Shiyun, na nagtuturo sa maliit na batang babae na Lin Yunar Martial Skills, ay nagulat ng matagal bago tumingin kay Yang Kai ng may kainahinala. Sect Master, bakit ka nakabalik kaagad? Nakatagpo ka ba ng isang uri ng panganib? Pagkatapos ng lahat, sa huling pagkakataong umalis si Yang Kai sa Shadowed Star, inabot siya ng 7 o 8 taon bago siya bumalik. Mula kay Yang Shuzhu at sa iba pa, nalaman ni Ye Shiyun kung gaano kalayo ang Shadowed Star at aabutin ng ilang taon para lang maglakbay pabalik-balik. Ngunit ngayon, umalis si Yang Kai sa Shadowed Star mahigit 1 taon na ang nakalipas. Kaya bakit siya bumalik sa ganitong oras? May nakita akong Ore Star. Maikling sagot ni Yang Kai, winalis si Lin Yunar gamit ang kanyang Divine Sense habang sinasagot ang tanong ni Ye Shiyun. Nagulat si Yang Kai nang makitang ang talento at makapangyarihang maliit na batang babae na ito, na 14 o 15 taong gulang lamang sa taong ito, ay may sigla na maihahambing sa isang origin return ng Realm Old Monster na nabuhay ng daan-daang taon. Bagamat mukhang maislan at mahina ang kanyang maliit na katawan, bawat galaw niya ay naglalaman ng lakas na mahirap baliwalain. Kung ikukumpara sa huling beses na nakita siya ni Yang Kai sa labas ng Black Sea City ng Clear Sky Sect, si Lin Yunar ay lumaki ng higit pa sa kaunti. Kahit na ang kanyang katawan ay bahagyang lumaki, ang kanyang maliit na dibdib ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga binti ay balingkinitan, at ang kanyang buhok ay nakatali sa likod ng kanyang ulo, na nagbibigay sa kanya ng isang magiting na hitsura. Nang makitang nakatingin sa kanya si Yang Kai, masunurin siyang tinawag ni Lin Yunar na Uncle Sect Master. Bahagyang tumanggong si Yang Kai. Isang Ore Star. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Shiyun. Bagamat matagal na siyang nanirahan sa Shadowed Star, hindi pa niya naranasan ang mga kamanghamanghang teritoryo ng Star. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi alam ni Ye Shiyun kung ano ang kinakatawan ng isang Ore Star. Kinakatawan nito ang kayamanan, lakas, pagunlad, at isang malawak na hinaharap. Ito ay totoo lalo na para sa isang sekta. Isang mayamang Ore Star. Tanong ni Ye Shiyun na may interes. Napakayaman, mas mayaman kaysa sa inaakala mo. Sumagot si Yang Kai sa malalim na boses.
Nag-explore lang ako doon sa loob ng isang buwan at nakakita ako ng 8 mineral lode na may iba't ibang kayamanan, kabilang ang Annihilation Crystal Lode, Blue Phoenix Tear Iron, at Heaven Hook Jade, Piercing Ice Copper, Water Cloud Steel at isang akin si Saint Crystal. Ang dami. Kahit na sa kalmadong ugali ni Yashiyun, hindi niya maiwasang mabigla sa balitang ibinalik ni Yang Kai, bahagyang tumaas ang kanyang magandang kilay habang bahagyang nanginginig ang kanyang mahabang pilikmata. Ito lang ang dulo ng iceberg. Umiling si Yang Kai. Delikado ba doon? Hindi delikado. Isa lang itong patay na bituin na walang heaven and earth spiritual energy. Nakangiting sabi ni Yang Kai. Kung delikado, hindi ko sana sinasadyang bumalik. Isang buwan na akong naghahanap doon. Huwag mo nang ang banggitin ang panganib. Wala man lang kaming nakitang buhay. Kung gayon ang ibig sabihin ng sect master ay. Tumingin si Yashiyun kay Yang Kai na may maningning na mga mata. Natural, gagamitin natin ang lakas ng buong sekta para minahin ito. Tumisi si Yang Kai. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay masyadong malaki, at ang ating High Heaven sect na mag-isa ay hindi kayang lunukan ang lahat ng ito. Tingnan ang mga sekta na ating pinagtutulungan kamakailan at pumili ng ilang maaasahang ibabahagi. Ilang benepisyo. Dahil ito ang utos ng sect master, natural na hindi tatanggi ang reyna na ito, ngunit. Kahit na may ilang mga sekta na mahusay na nakikipagtulungan sa atin at sumusunod sa ating pangunguna, hindi natin maibibigay sa kanila ang mga benepisyong ito ng librere magkakaroon tayo ng ibinibigay nila ang 30% o 40% ng minahan nila sa High Heaven sect. At saka, kailangan nating maghintay hanggang sa makapagtatag tayo ng foothold doon bago natin sila anyayahan. Mabuti, maalalahanin si Great Elder. Tumango si Yang Kai. Pero Shadow Moon Hall. Tikas na hindi kasama ang Shadow Moon Hall. Itinikom ni Yashiyun ang kanyang mga labi at ngumiti. Alam din niya na ang pagkakaibigan ni na Yang Kai at Chen Tong ay malinaw na hindi isang bagay na masusukat sa mga tuntunin ng mga benepisyo. Mabuti, kung gayon, ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Pipinuhin ko ang ilang espesyal na transmission token. Natapos magsalita si Yang Kai at agad na umalis. Dahil gusto ni Yang Kai na dalhin ng maraming tao sa Ore Star para magmina ng ore sa pagkakataong ito, ang transmission token ay kailangang espesyal na pinuhin. Nagtagal si Yang Kai sa pagpino ng 50 espesyal na transmission token. Ang mga transmission token na ito ay iba sa mga nauna. Maaaring tiyakin ng bawat transmission token na 50 tao ang ligtas na makakadaan sa space array na inayos ni Yang Kai. Higit pa rito, noong nililinas ang transmission token, hiniling din ni Yang Kai kay Yashiyun na gamitin ang kanyang Saint Chi para lagyan ng selyo ang mga ito. Bilang resulta, kung gusto ng isang tao na gamitin ang transmission token, kailangan munang ibuhos ni Yashiyun ang kanyang Saint Chi dito para tanggalin ang selyo. Bagamat medyo mahirap ang paraan ng paggamit ng transmission token na ito, masisiguro nito ang kaligtasan nito at masisiguro din na kapag nahulog ang transmission token sa mga kamay ng isang kaaway, hindi ito magagamit ng kaaway. Lahat ng gustong gumamit ng transmission token na ito ay kailangang kumuha muna ng pahintulot ni Yashiyun. Kinailangan ni Yang Kai ng maraming oras upang pinuhin ang espesyal na transmission token na ito, at inabot siya ng 10 araw upang makumpleto ito. Gusto niyang makita muli si Nasuyan at si Yaning Chang, ngunit sa kanyang pagtataka, si Nasuyan at si Yaning Chang ay parehong pumasok sa retreat. Sa desperasyon, kaya lang sumuko si Yang Kai. Sa anumang kaso, pagkatapos niyang ayusin ang lahat ng mga pangunahing space array sa teritoryo ng Communication Star, maaari siyang bumalik anumang oras, kaya hindi na kailangang magmadali. Pinangunahan ni Chen Tong ang isang grupo ng mga elite mula sa Shadow Moon Hall hanggang High Heaven Sect. Halatang interesado siya sa balita mula kay Yashiyun, kaya para sa paglalakbay na ito, nagpadala siya ng 1,000 disipulo. Para sa Shadow Moon Hall, nakasalukuyang nagpapagaling, ang bilang na ito ay hindi maliit. Pagkarating sa High Heaven Sect at pakinggan ang detalyadong paglalarawan ni Yang Kai sa sitwasyon sa Dead Star, hindi na makapaghintay si Chen Tong na sabihin. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Terena, napakaraming bihirang ores, kung kaya natin. Akin silang lahat, mahirap para sa ating dalawang puwersa na hindi yumaman. Gusto ba ni Old Man Chen na umalis sa Shadow Star sa lalong madaling panahon? Tumingin sa kanya si Yang Kai na may mahinang ngiti. Saglit na natigilan si Chen Tong bago siya tumawa. Sa katunayan, ang matandang master na ito ay tinamaan muli ng kidlat nitong mga nakaraang araw, at habang lumilipas ang panahon, ang mga prinsipyo ng daigdig dito ay higit na tinatanggihan ng matandang master na ito. Ang matandang master na ito. Natakot ako na kung hindi ka babalik sa loob ng ilang dosenang taon, ano ang mangyayari sa akin? Ngayong dumating na ang ganoong pagkakataon, natural na kailangang hawakan ito ng matandang master na ito. Yang Kai, makatitiyak ka na ang matandang master na ito pansamantalang mamamahala sa Ore Star. Kung matuklasan ito ng sino mang bulag, haharapin sila ng matandang master na ito ng maayos. Sa mga salita ni Old Man Chen, talagang makatitiyak ako.
Tumanggo si Yang Kai. Tumayo siya, iminagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Wala nang oras para mawala, mag-set out na tayo." Sa harap ng cross-cultivation star space array ng High Heaven Sect, mahigit 2,000 cultivator-cultivator ang naghihintay. Sa 2,000 tao na ito, 1,000 ay cultivator-cultivator mula sa Shadow Moon Hall, habang ang iba ay mula sa High Heaven Sect. Hindi mataas ang cultivation ng bawat isa, ngunit lahat sila ay nasa itaas ng Saint King Realm, na may ilang origin return ng realm cultivator na pinaghalo. Pagkatapos ng lahat, papunta sila sa isang hindi kilalang bituin. Ang ilang mga master ay kailangang maging responsable para sa kanilang kaligtasan. 50 tao ang bumuo ng isang pangkat. Hinawakan ng pinuno ng koponan ang transmission token at pumasok sa cross-cultivation star space array sa ilalim ng utos ni Ye Shiyun. Sinundan ni Chen Tong ang unang koponan. Nauna siyang mag-explore. Ito ay upang maiwasan ang anumang panganib na naghihintay sa kabilang panig. Ang puting ilaw ay patuloy na kumikislap. Ang space array ay hindi huminto mula nang magsimula itong gumana. Sa oras na kakailanganin upang magsunog ng isang stick ng insenso, ang 2,000 cultivator ay nawala. Sa malamig at mapanglo na Dead Star, lahat ay lumitaw sa isang lambak ng bundok. Inikat ang kanilang mga ulo upang tumingin sa paligid, halos lahat ay medyo hindi mapalagay. Para sa 2,000 taong ito, ito ang unang pagkakataon na naranasan nila ang kalawakan at sindak ng teritoryo ng isang bituin. Itong patay na bituin na walang world energy at walang buhay na nilalang ang nagparamdam sa kanila ng kaunting panlulumo. Nang makitang si Yang Kai ang huling nagpakita, si Chen Tong ay nagmamadaling lumapit at nagtanong. "Ito ba ang Or Star na sinasabi mo?" "En, mukhang hindi masyadong mayaman." Naguguluhan si Chen Tong. Natawa si Yang Kai at sinabi, "Ang mga Dead Star ay puno ng Death Chi, kaya paano mo makikita ang anumang kayamanan mula sa labas?" Ang tunay na misteryo ay narito. Pagkasabi nito, tinapakan ni Yang Kai ang kanyang paa. "Sa ilalim ng lupa." "Oo, sumunod ka sa akin." Sumenya si Yang Kai at pinangunahan ang daan. Ang 2,000 tao ay sumunod na malapit sa kanyang likuran, na binabantayan ang kanilang paligid habang nagtutulak pasulong. Nang malaman nilang wala talagang panganib dito, dahan-dahan silang nag-relax. Sa isang lugar na walang world energy, talagang napakahirap makatagpo ng anumang panganib. Pagkatapos ng 2,000 tao sa ilang sa loob ng isang oras, dumating si Yang Kai sa hukay at tumalon. Bumaba ang 2,000 tao sa maayos na paraan. Hindi nagtagal, lahat ay nakatayo sa harap ng mga guho. Sa pakikinig kay Yang Kai na nagsasalita tungkol sa kanyang iba't ibang mga haka-haka tungkol sa mga guho na ito, hindi napigilan ni na Chen Tong at Ye Shiyun na mapabuntong hininga. Ang kapanganakan, katandaan, karamdaman, at kamatayan ay pawang bahagi ng makalangit na daan. Kahit na ang mga bituin ay hindi makatakas sa gayong kapalaran, gayon din kaya ang isang cultivator. Marahil pagkatapos ng maraming taon, sila rin ay magiging isang tumpok ng dumi. Ang kasalukuyang makapangyarihang High Heaven Sect at Shadow Moon Hall ay magiging mga guho din na walang natapakan sa loob ng hindi mabilang na taon. Hindi maiwasang maging malungkot ang mga ekspresyon ng dalawa. Ang ideya ko ay magtayo ng isang kampo sa lugar na ito. Sa anumang kaso, ang site ay handa na, kaya ang kailangan lang nating gawin ay igalaw ng kaunti ang ating mga kamay. Sa lugar na ito bilang sentro, maaari kang kumalat upang tuklasin ang mga nakapaligid na lugar at minahan ng mga ores. Kung may mga alagad na kailangang magpahinga, maaari rin silang bumalik dito para magpahinga at magpagaling. Ano sa palagay ninyo? Itinuro ni Yang Kai ang mga guho sa harapan nila at nagtanong. Mabuti. Sa tingin ko ay walang problema. Tumanggo si Chen Tong. At Great Elder. Tumingin muli si Yang Kai kay Ye Shiyun. Siyempre wala akong problema dyan. Ngunit ang mga materyales para sa pagtatayo ng mga bahay. Nakasimangot si Chen Tong. Kinagat ni Ye Shiyun ang kanyang mga labi at ngumiti. Dinala namin sila dito. Dahil mayroon ng ideya ang Sect Master, paanong hindi siya nakagawa ng mga plano? Bago pumunta rito, hiniling na niya sa mga disipulo na ihanda ang lahat. Dahil iyon ang kaso, ang matandang master na ito ay makikinabang dito. Tumawa si Chen Tong, tumalikod, at sumigaw. Mga disipulo ng Shadow Moon Hall, tulungan ang Brothers and Sisters of High Heaven Sect sa pagtatayo ng mga bahay dito. Ito ang pansamantala mong tahanan mula ngayon. Ang 1,000 disipulo ng Shadow Moon Hall ay umungal bilang tugon. Ang mga guho na hindi mabilang na mga taon ay biglang naging masigla habang 2,000 tao ang pabalik-balik, gamit ang iba't ibang materyales na kanilang dinala sa pagtatayo ng mga gusali. Sinimulan ni Yang Kai na ayusin ang isang space array dito. Dahil ang lugar na ito ay magiging isang kampo, natural na kailangan nito ng space array upang makipag-usap sa labas. Kung ito man ay ang super array sa Mountain Valley o ang iniwan ni Yang Kai sa mineral load, kailangan nilang lahat ng transfer point para makipag-usap sa isa't isa. Sa ganitong paraan, magiging maginhawa ang pagmimina ng mga ores at isave ang mga disipulo ng maraming oras. Marshall Peak, Kabanata 1731.
hindi inaasahang pag-atake. Pagkaraan ng 10 araw, isang serye ng mga bahay ang naitayo sa ibabaw ng orihinal na mga guho. Dahil ito ay isang pangmatagalang kampo, ang mga disipulo ng 2 sekta ay walang pinaghirapan sa pagtatayo nito. Ang mga bahay na ito ay hindi mukhang napakaganda, ngunit sila ay napakapraktikal. Ang pamumuhay dito ay tulad ng pamumuhay sa kani-kanilang mga sekta, maliban sa kaunting kakulangan ng world energy. Gayunpaman, hindi ito isang malaking problema. Kung talagang gusto nilang magtanim, maaari silang umasa sa St. Crystals. Ang mga kumikinang na perlas ay nakasabit sa pagitan ng landas ng mga guho, na naglalabas ng banayad na liwanag. Ang orihinal na itim na mga guho ay maliwanag na naiilawan, at ito ay pambihirang mataong. Sinabi na niyang kay Kina Chentong at Yeshiyon ang mga lokasyon ng 8 mineral lode na kanyang na-explore. Kung paano mamimina ng 2 sekta ang mga lode na ito, hindi nag-abala si Yang Kai na mag-alala. Natural, sina Chentong at Yeshiyon ang mananagot sa pagsuporta sa kanya. Kung kailangan nila ng mas maraming manpower, maaari nilang palitan ang mga ito mula sa Shadow Star anumang oras. Inayos na niyang kaya ang lahat para sa kanila. Hindi lang iyon, pagkatapos na maayos ang lahat at nagsimulang magmina ang mga disipulo, lumabas si Yang Kai ng mag-isa at inayos ang 3 space array sa iba't ibang lokasyon sa loob ng radius na 10 milyong kilometro. Sa susunod na ilang dekada, ang mga space array na ito na inayos ni Yang Kai ay titiyakin na ang sinumang cultivator mula sa Shadow Star ay madaling makagalaw sa loob ng 10 milyong kilometro. Makalipas ang 1 buwan, naghanda si Yang Kai na umalis. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang orihinal na intensyon ay magtatag ng koneksyon sa pagitan ng Shadow Star at sa labas ng mundo. Ang pagtuklas sa Or Star na ito ay isang hindi sinasadyang ani. Dahil nasa tamang landas na ang lugar na ito, walang saysay na manatili siya. Nakatayo sa mga guho, tinawag ni Yang Kai ang Stone Mongoose sa kanyang puso. Hindi pa niya binawi ang Stone Mongoose dahil ang lugar na ito ay paraiso lamang para sa Stone Mongoose. Sa pamamagitan ng paglunok ng iba't ibang mga bihirang mineral, ang Stone Mongoose ay maaaring palakasin ang sarili nito. Kung nakalunok ito ng sapat na parehong uri ng mineral, maaari pa itong mag-evolve ng sarili nitong divine technique. Halimbawa, ang Love Armor nito. Ito ang kakayahan na nakuha nito matapos lumunin at dalisayan ang Sun's True Essence. Sa sandaling lumitaw ang Love Armor, walang makalapit sa loob ng 10 metrong radius dahil sapat na ang nakakapasong init para mapilitan maging ang mga master ng Origin Return ng Realm na umatras. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming minerals sa Orstar. Kahit gaano pa nilalamon ang Stone Mongoose, hindi nito kayang lunukan. Sa makatuwid, hindi ito gaanong pinapansin niyang kay sa mga araw na ito. Gayunpaman, nang sinubukan niyang tawagan ang Stone Mongoose, napagtanto niya na ang Stone Mongoose ay bumaba sa hindi kilalang lalim. Iniisip niya kung may nakita itong magandang bagay. Nang maramdaman ang tawag ni Yang Kai, dahan-dahang gumapang ang Stone Mongoose mula sa ibaba. Makalipas ang 1 oras, muling lumitaw ang Stone Mongoose sa harap ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Yang Kai na mapatingin sa kawalan. Mukhang wala sa tamang estado ang Stone Mongoose. Bago lumaki ang Stone Puppet, ito ay palaging isang simpleng nilalang at hanggal. Dahil hindi naman mataas ang katalinuhan nito, makikita ito sa itsura nito, ngunit sa mga sandaling ito, tila mas lalo itong natulala, at pati ang orihinal na alindog sa mga mata nito ay nawala. Naglakad ito na parang tanga. Umindayog ito at pasuray-suray na parang lasing. Nagulat si Yang Kai, iniisip na ang Stone Mongoose ay nakalunok ng isang bagay na hindi dapat at naaksidente, ngunit matapos itong maingat na inspeksyonin, nagulat siya nang makitang walang mali sa Stone Mongoose. Ang Stone Mongoose ay hindi naaksidente. Ang pisikal na kondisyon nito ay mas mabuti kaysa dati. Higit pa. Napansin din ni Yang Kai ang isang espesyal at kakaibang kapangyarihan sa katawan nito. Pamilyar ang kapangyarihang ito, tulad ng mga prinsipyo ng mundo na naramdaman niya noong pininom niya ang pinagmulan ng bituin ng Shadow Star at naging Star Master nito. Lakas ng prinsipyo. Malaki ang pagbabago ng kutis ni Yang Kai. Nagmamadali, sinuri niya ito ng mabuti. Pagkaraan ng mahabang panahon, binawi niya ang kanyang divine sense na may malungkot na ekspresyon. Hindi siya nagkamali. May bakas na ng principal strength sa katawan ng Stone Mongoose, ngunit ito ay napakahina kumpara sa principles of Shadowed Star. Ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Ngunit sa huli, ang prinsipyo ay prinsipyo pa rin. Sila ay teritoryo na kahit ang Origin Kings ay hindi mahawakan. Kaya, paano magkakaroon ng bakas ng principal strength sa katawan ng Stone Mongoose? Sa pag-alala sa dati nitong lokasyon, nagningning ang mga mata ni Yang Kai habang ang isang matapang na hula ay lumitaw sa kanyang puso. Nilunok mo at pinino ang pinagmulan ng Dead Star na ito. Talaga bang mayroon pa itong pinmulan? Itinaas ng Stone Mongoose ang malabo nitong mga mata at tumingin kay Yang Kai ng walang laman, pagkatapos ay itinaas ang isang paa nito, umikot ng 1 beses sa lugar, at bumagsak sa lupa, sinipa ang ulap ng alikabok.
Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak nang mapagtanto niyang wala sa anumang panganibang stone mongoose. Kaya lang medyo nahirapan itong matuno ang mahinang bakas ng principal strength na nagdulot ng kakulangan sa ginhawa, kaya inilagay niya ito sa kanyang space ring. Gayunpaman, ito ay lampas pa rin sa inaasahan ni Yang Kai. Bukod dito, talagang nakakagulat na ang naturang Dead Star ay mayroon pa rin bakas ng pinagmulan nito. Imposibleng magkaroon ng source ang isang Dead Star dahil kung wala ang world energy, walang world principles, kaya natural, walang source. Katulad ng kung paano pagkatapos mamatay ang isang tao, mabubulok ang kanilang katawan at mawawala ang kanilang daw. Ngunit palaging may mga pagbubukod. Ayon sa naunang haka-haka ni Yang Kai, ang Dead Star na ito ay orihinal na mayaman, ngunit pagkatapos ng daan-daang milyong taon ng Flow ng Time Great Emperor, unti-unti itong namatay. Hindi imposibleng sabihin na mayroon pa itong bakas ng pinagmulan nito. Bago ito, ang Stone Mongoose ay malinaw na tumakbo sa ilalim ng lupa upang pinuhin ang bakas ng pinagmulan nito. Ito ay sarili nitong magandang kapalaran. Kung ito ay ang pinagmulan ng isang tunay na bituin sa paglilinang, ang Stone Mongoose ay hindi ito magagawang pinuhin. Ang ganitong uri ng pagpipino ay ganap na naiiba mula noong si Yang Kai ay naging isang Star Master. Ang relasyon sa pagitan ng isang Star Master at isang Cultivation Star ay malapit na nauugnay, na nagbabahagi ng parehong karangalan at kahihiyan. Matapos maging Star Master si Yang Kai, umiral pa rin ang Shadowed Star Source at may misteryosong koneksyon sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng maraming kiginhawahan sa Shadowed Star na wala sa iba. Ngunit ang Stone Mongoose ay direktang nilamon at hinigop ang pinagmulan na pinino nito. Ang pinagmulan na pinino nito ay nawala at naging kabisera na lamang nito. Lahat ng uri ng pag-iisip ay pumasok sa isip ni Yang Kai, at sigurado siyang tama ang kanyang hula. Dahil maayos ang Stone Mongoose, hindi na masyadong nag-aalala si Yang Kai. Pagkatapos magpaalam kina Chentong at Yeshiyun, umalis siya sa Orstar at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ang pagsulong sa teritoryo ng isang bituin ay malungkot at nakakainip, lalo na kapag walang cultivation star sa paligid. Sa pamamagitan ng Star-Star, nakumpirma ni Yang Kai na ang pinakamalapit na cultivation star ay hindi bababa sa isang taon na paglalakbay. Hindi siya nagmamadali at paminsan-minsan ay dumarating sa isang gumagalaw na asteroid, naglilinang habang hinahayaan siyang dalhin siya ng asteroid pasulong. Minsan, pupunta siya sa isang tiyak na Dead Star para tingnan kung may mahahanap pa siyang iba. Gayunpaman, ang isang Dead Star ay isang Dead Star pagkatapos ng lahat. Iniimbestigahan ni Yang Kai ang maraming magkakasunod na patay na bituin ngunit wala siyang nakitang anuman. Aksidente talaga na nakagawa siya ng ganoong kalaking pagtuklas noong nakaraan. Ang ganitong uri ng aksidente ay hindi dapat mangyari sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, sa isa sa mga patay na bituin na kanyang nadaanan, nag-iwan siya ng isa pang nakatagong super teleportation formation na konektado sa nauna. Sa panahong ito, ang Stone Mongoose ay natutulog sa kanyang space ring, hindi gumagalaw, ngunit alam ni Yang Kai na tila may makapal na patong ng mga dumi sa paligid ng katawan ng Stone Mongoose, dahan-dahang binalot ito at bumubuo ng parang isang kakon. Ito ay tulad lamang ng estado ng Stone Mongoose bago ito ipinanganak. Maaaring mag-evolve ang Stone Mongoose. Habang naghihinali si Yang Kai, inaasahan din niyang makita kung anong uri ng mga pagbabago ang mararanasan ng Stone Mongoose kapag ito ay lumabas sa kakon nito. Pagkatapos maglinang sa mga araw na ito, bahagyang napansin ni Yang Kai ang isang hadlang. Ito ay ang mga tanikala ng pinagmulan ng Haring Kaharian. Sa pamamagitan lamang ng paglagpas sa hadlang na ito ang isa ay maaaring maging isang Origin King. Sa oras na ito, kung makakahanap siya ng Cultivation Star at makapasok sa retreat sa loob ng isang taon o higit pa, kumpiyansa si Yang Kai na masusubukan niya ito at makita kung matagumpay siyang makakalusot. Sa araw na ito, karaniwang sinusuri ni Yang Kai ang sitwasyon ng Stone Mongoose. Dahil ang Stone Mongoose ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng aktibidad sa nakaraang taon, si Yang Kai ay karaniwang nagsuri paminsan-minsan. Hanggang ngayon, ang Stone Mongoose ay hindi nagpakita ng anumang abnormalidad, ngunit sa pagkakataong ito, malinaw niyang naramdaman na ang Stone Mongoose ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paglabas mula sa kakon nito. Sa labis na kagalakan, nais ni Yang Kai na makahanap ng isang lugar na matutuluyan sandali at hintayin ang Stone Mongoose na makumpleto ang ebolusyon nito. Pagkatapos tumingin sa paligid, dumiretso si Yang Kai patungo sa malapit na Asteroid Sea. Ang Asteroid Sea na ito ay tahimik na nasuspine sa walang laman, na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paggalaw, kaya ito ay isang magandang lugar upang huminto. Ngunit nang lumapit si Yang Kai sa Asteroid Sea, bigla siyang sumimangot. Naramdaman niya ang aura ng iba pang nabubuhay na nilalang na nakatago sa Asteroid Sea na ito, at higit sa isa ang mga ito. Bagamat nakatago ang mga aura na ito, ang bawat isa ay napakalakas, na nagpapahiwatig na silang lahat ay mga master ng Origin Return ng Realm. Sa kabutihang palad, ang Divine Sense ni Yang Kai ay makapangyarihan, kung hindi, hindi niya ito matutuklasan.
palihim na nagtatago ang grupo ng mga tao dito, kaya halatang may gusto sila. Naramdaman ni Yang Kai ang kanyang malas at ayaw niyang masangkot sa maputik na tubig na ito, kaya tumalikod siya at umalis. Gayunpaman, tulad ng paggalaw ng kanyang figure, biglang lumitaw ang isang kislap ng kinang sa malayo, at kaagad pagkatapos, isang sinag ng liwanag ang bumaril patungo sa kanya mula sa likod ng isang asteroid. Ang sinag ng liwanag na ito ay naglalaman ng hindi mailarawang kakilakilabot na kapangyarihan, at kahit na ito ay ilang dosenang kilometro ang layo, dumating pa rin ito sa isang iglap na nagdulot kay Yang Kai na makaramdam ng krisis. Isang Origin King Realm Master. Lumubog ang mukha ni Yang Kai. Isang Origin King Realm Master ang talagang nagtatago sa asteroid scene na ito. Kahit ngayon lang siya hindi napansin. Bagamat sa kanyang kasalukuyang lakas, si Yang Kai ay hindi magagapi sa ilalim ng Origin King Realm, na nakaharap sa isang Origin King Realm Master, hindi siya nang ahas na ibaba ang kanyang bantay. Ang Origin King Realm at ang Origin Return ng Realm ay ganap na magkaibang pag-iral, kung hindi, hindi magkakaroon ng napakaraming mga master ng Third Order Origin Return ng Realm na natigil sa Origin King Realm sa buong buhay nila, na hindi makaka-advance. Ang kabilang partido ay biglang umatake ay halatang balak na patayin si Yang Kai sa isang suntok. Gayunpaman, malinaw na minamaliit ng taong ito ang kakayahan ni Yang Kai. Sa pagharap sa ganoong nakakatakot na suntok, nagpakawala si Yang Kai ng mahabang dagandong, iniunat ang kanyang kamay, at nag-condense ng 100 golden blood threads mula sa kanyang golden blood. Ang 100 golden blood thread na ito ay pumipihit at pumipihit, na nagsasama sa isa't isa at bumubuo ng isang gintong kalasag sa likod ni Yang Kai. Marshall Peak, Kabanata 1732. Maaari mo na bang ipaliwanag ngayon? Kong, isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw at ang gininto ang liwanag ay bumulaga habang si Yang Kai ay pinalipad pabalik, na umuubo ng isang subo ng dugo sa hangin. Ang kalasag ng dugo na nabuo mula sa 100 golden blood thread na ipinagmamalaki niya ay hindi niya lubos na napigilan ang suntok na ito, isang katotohanan na labis siyang ikinagulat. Gayunpaman, ang panandaliang pagharap na ito ay nagbigay daan sa kanya upang malinaw na makita kung ano ang umatake sa kanya. Ito ay isang mahabang sibat, isa na 10 metro ang haba at kasing kapal ng braso ng isang sanggol. Ang mahabang sibat na ito ay nagbigay ng napakapambihirang aura. Isang Origin King Grade Artifact. Bagamat ang pangunahing katawan ng artifact na ito ay naharang ng kalasag ng dugo, ang kapangyarihang tumagas mula sa sibat ay hindi napigil ang ganap na mablock at sumalakay sa katawan ni Yang Kai, na agad na naging sanhi ng kanyang pakiramdam na para siyang tinusok ng hindi mabilang na mga karayom. Ang kanyang mga meridian at laman ay nasa sobrang sakit nang biglang na-distort ang kanyang mukha. Sa pagtatanim ng taong naglunsad ng palihim na pag-atake na ito at sa nakakatakot na kapangyarihan ng sibat na ito, ang isang ordinaryong Third Order Origin Return ng Realm Master ay talagang napatay kaagad, ngunit ang pundasyon ni Yang Kai ay hindi kapanipaniwalang matibay, kaya nagkaroon lamang siya ng ilang maliliit na pinsala. Mula nang umalis sa Shadowed Star, ito ang unang pagkakataon na nakahanap siya ng lugar na may mga tao, ngunit hindi niya inaasahan na aatakehin siya ng isang Origin King na may Origin King Grade Artifact. Ang puso ni Yang Kai ay nag-alab sa galit habang ibinaling niya ang kanyang ulo at, tulad ng isang galit na hayop, mabangis na tumitig sa asteroid si bago mabilis na lumipad sa malayo at nawala sa isang kisap mata. Matapos ang sibat na umatake kay Yang Kai, lumipad ito pabalik sa direksyon kung saan ito dumating at nahulog sa kamay ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa isang malaking asteroid. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay may madilim na itsura at matangkad at nakasuot ng navy blue na robe. Kung saan siya nakatayo, napuno ng malamig na aura ang hangin. Walang nang ahas na lumapit sa loob ng 10 metrong radius mula sa kanya. Hawak ang kanyang artifact, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpakita ng pagtataka sa kanyang mukha, na parang hindi niya inaasahan na ang kanyang suntok ay mabibigo upang patayin si Yang Kai. Nakakatuwa, hindi lang niya nadiskubre ng maaga ang pinagtataguan mo, pero nakaligtas din siya sa suntok ng haring ito. Malamig na ngini siya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumisi ang madilim na nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakatingin sa direksyon na tinakasin ni Yang Kai at nagtanong. May kilala ba sa inyo ang taong iyon? Nakapaligid sa kanya ang hindi bababa sa 20 Origin Return ng Realm Masters. Bukod dito, lahat sila ay mga master kahit man lang sa Second Order Origin Return ng Realm, wala ni isa man sa kanila ang isang First Order Origin Realm Master. Nang marinig ang tanong na ito, lahat sila ay nagkatinginan at umiling, na nagpapahiwatig na hindi nila kilala si Yang Kai. Dahil hindi mo siya kilala, kaya hindi siya taga roon. Mukhang dadaan lang talaga. Sandaling nag-isip ang mukhang malisyosong middle-aged na lalaki. Gayunpaman, ang bagay na ito ay may malaking kahalagahan. Hindi namin kayang gumawa ng kahit kititing na pagkakamali. Kahit na dumaan lang siya, hindi namin siya kayang bitawan. Master, isang suntok ang kinuha ko sa iyo. Mabubuhay kaya siya? Tanong ng katabi niya.
Nasaksihan nilang lahat ang welga na isinagawa ng malisyosong nasa katanghaliang gulang na lalaki, at walang sinuman sa kanila ang nagtitiwala na makakaligtas sila pagkatapos makatanggap ng gayong welga. Bagamat hindi alam ni Yang Kai ang pinagmulan ng kabilang partido, malinaw na isa lamang siyang origin return ng Realm Cultivator, kaya natural na walang exception. Walang masama sa pag-iingat. Zhang Fu, Liu Dong. Pumunta ka at ibalik mo sa akin ang bangkay niya. Utos nang medyo may edad na. Malinaw na naniniwala siya na siguradong patay na si Yang Kai, at kahit na makatakas siya, mahihirapan lang siya sa pintuan ng kamatayan. Oo, ang dalawang third order origin return ng Realm Masters na pinangalanan ay agad na tumugon, ipinatawag ang kanilang Star Shuttles, at hinabol si Yang Kai. 30,000 kilometro ang layo mula sa kung saan inatake si Yang Kai, sa ibabaw ng isang asteroid, nakaupo si Yang Kai na nakakrossleg, nakatingin sa direksyon kung saan siya nanggaling, tahimik na naghihintay. Bagamat hindi niya alam kung bakit ngayon lang siya inatake ng Origin King na iyon ng walang dahilan, kung isasaalang-alang sa pagiging palihim ng mga taong iyon, halatang may tinambangan sila, at kahit na dumaan si Yang Kai, malamang na siya ay may tinambangan. Nag-ambala sa kanilang mga plano. Kaya naman inatake siya ng kabilang partido sa pagtatangkang patahimikin siya. Dahil iyon ang kaso, kahit na tumakas siya ngayon, tiyak na hindi siya pababayaan ng kabilang partido. Dapat may mga humahabol sa lalong madaling panahon. Dahil sa paghatol na ito, sadyang tumigil si Yang Kai at hindi nagmamadaling umalis. Dahil nakaranas ng napakalaking pagkawala ng walang dahilan, paano ito pakakawalan ni Yang Kai? Bagamat nakakatakot ang suntok ng kabilang partido ngayon, napansin din ni Yang Kai na ang umatake ay isa lamang First Order Origin King. Napatay pa niya si Luo Hai, kaya bakit siya matatakot sa isang First Order Origin King? Bagamat wala na siyang Star Emperor token na magagamit, kahit hindi siya manalo, hindi problema ang pagtakas. Hinabol ni Luo Hai si Yang Kai sa loob ng ilang buwan sa teritoryo ng Star at Labis na Nabalisa. Ang hindi kilalang First Order Origin King ba ay mas malakas kaysa kay Luo Hai? Tama ang hula ni Yang Kai. Matapos maghintay ng wala pang kalahating tasa ng oras ng tsaa sa asteroid na ito, dalawang strike ng liwanag ang biglang lumitaw sa di kalayuan. Kung titingnan mula sa liwanag at bilis ng dalawang guhit ng liwanag na ito, halatang sila ay dalawang Third Order Origin Return ng Realm Masters. Napakunot ang bibig ni Yang Kai sa isang mapanuksong ngiti habang hinihintay silang makalapit bago magkunwaring nataranta, nagmamadaling tumalon pababa ng asteroid, tinawag ang kanyang Star Shuttle, at patuloy na lumipad pasulong. Gayunpaman, sa ilalim ng sinasadyang pagsisikap ni Yang Kai, ang kanyang bilis ay napakabagal, na parabang siya ay malubhang nasugatan at isang araw sa dulo ng paglipad nito. Nakita ng dalawang cultivator na nagnangalang Zhang Fu at Liu Dong ang eksenang ito at hindi napigil ang magpalitan ng maalam na tingin. Sinundan talaga nila si Yang Kai nang hindi nagmamadali, parang pas ang naglalaro ng daga, hindi nagmamadaling patayin siya. Habang lumilipad pa sulong, lumingon si Yang Kai paminsan-minsan, na parabang natatakot siyang maabutin siya ng kabilang partido. Dahil sa eksenang ito, mas naging walang prinsipyo sina Zhang Fu at Liu Dong, hindi lamang sinusundan si Yang Kai mula sa likuran, patuloy din nila itong pinagbantaan. Pagkaraan ng isang oras, nang tansyahin niya na tama na ang distansya sa pagitan nila, biglang huminto si Yang Kai, tumalikod, at tumayo. Sa isang kislap ng liwanag, parehong lumitaw si Zhang Fu at Liu Dong mga 300 metro sa harap ni Yang Kai, nakatingin sa kanya ng nanunuya. Ang mas matangkad na si Zhang Fu ay iniwas ang kanyang mga mata kay Yang Kai at nginisyon. Bata, napakaganda mo, kahit na matapos ang suntok mula sa Soul Severing Spear ni Master Li, nakaligtas ka pa rin, ang Zhang na ito ay lubos na humanga. Master Li, kumunat ang noo ni Yang Kai, malungkot at mapatla ang kanyang mukha, patuloy na umuubo habang nagsasalita. Wala akong hinanakit o sama ng loob sa sinuman sa inyo. Maaari ko bang tanungin kung bakit ako inatake ni Senior Li? Malamig na ngumiti si Zhang Fu, mahinahong nilalaro ang isang artifact na hugis singsing sa kanyang kamay, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata habang sinasabi. Talagang wala tayong hinanakit o awayan sa pagitan natin. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, masisisi mo lang ang sarili mo, kung hindi, may mga mata at nagpipilit na dumaan dito. Hihihi, ayaw ni Senior Li na naabala ang kanyang mga plano. Anong plano? Tanong ni Yang Kai. Si Liu Dong, na nakatayo sa tabi ni Zhang Fu, ay naiinip na nagsabi. Bata, malapit ka nang mamatay, bakit ang dami mong tanong? Totoo, dahil malapit na akong mamatay kaya gusto kong linawin ang mga bagay-bagay, baka mamatay ako nang hindi ko alam kung bakit. Dahan-dahan ang umiling si Yang Kai. Gusto mong mamatay nang hindi mo alam kung bakit? Tumingin si Zhang Fu kay Yang Kai nang may pag-iinis. Oo, hindi naman sa hindi ko masasabi sa iyo, sa anumang kaso, ikaw. Sabi ni Zhang Fu sa mapaglarong tono, ngunit bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Liu Dong. Ano ang saysay ng pakikipag-usap sa kanya ng napakaraming kalokohan, bilisan mo at patayin mo siya para makapagsumbong tayo kay Master Li. Totoo yan.
Tumango si Zhang Fu bilang pagsang-ayon, sabay tingin sa space ring sa kamay ni Yang Kai. Nagawa ng batang ito ang suntok ni Master Li nang hindi namamatay, kaya hindi siya isang taong dapat ipagwalang bahala. Ang ganitong uri ng tao ay dapat magkaroon ng maraming good things. Hatiin natin ang mga gamit sa kanyang singsing 50-50. Walang problema. Tumango si Liu Dong. Pagkatapos ng ilang salita, hinati-hati nilang dalawa ang mga gamit ni Yang Kai. Sa anumang kaso, sinabi lamang ni Senior Li na ibabalik nila ang bangkay, hindi ang mga bagay. Natural, ang mga bagay na ito ay maaaring ibulsa nilang dalawa. Naniniwala sila na sa katayuan ni Senior Li, hindi siya magiging interesado sa mga bagay na ito, lalo pat ituloy ang bagay na ito. Gusto mo ang mga gamit ko? Bahagyang kumulupot ang mga labi ni Yang Kai habang malamig niyang sinabi. Natatakot ako na hindi mo ito makukuha. Mayabang na brat. Malamig na bamantong hininga si Liu Dong, at sa susunod na sandali, ang kanyang kutis ay nagbago ng husto, ang kanyang mga mata ay namumungay habang nakatitig sa lugar kung saan nakatayo si Yang Kai, ngunit walang tao doon. Si Yang Kai ay talagang nawala ng walang bakas. Bigla na lang siyang nakaramdam ng mahinang lamig sa kanyang leeg. Ang nakakatakot na sigaw ni Zhang Fu ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Brother Liu, mabilis na umiwas. Si Liu Dong ay isang Third Order Origin Return ng Realm Master, kaya sa sandaling matuklasan niya na nawala si Yang Kai, napagtanto niya na may mi. Ngayong narinig niya ang babala ni Zhang Fu, paano siya magdadalawang isip? Itinulak ang kanyang Saint Chi, sinubukan niyang umiwas. Gayunpaman, sa kanyang takot, ang Saint Chi sa kanyang katawan ay pinipigilan ng isang makapangyarihang Chi, na naging sanhi ng pag-agos nito ng napakabagal. Maging ang espasyo sa paligid niya ay tuluyan ng tumigas. Anong klaseng makapangyarihang Chi ito? Nabasag ang tapang ni Liu Dong habang nagmamadaling itinulak ang sarili niyang Chi para lumaban. Ito ay isang hindi maiiwasang proseso sa isang showdown sa pagitan ng mga master ng Origin Return ng Realm. Kadalasan, ang lakas ng Chi ng isang tao ang magdedetermina sa huling resulta ng labanan. Gayunpaman, nawalan siya ng pag-asa sa katotohanan. Sa sandaling kumalat ang kanyang Chi mula sa kanyang katawan, para itong isang snowflake na nakatagpo ng nakakapasong araw, agad na natutunaw, hindi nakabuo ng bagong Chi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liu Dong ang lamig sa kanyang leeg at biglang nabaligtad ang kanyang paningin. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bangkay na walang ulo na nakatayo sa kawalan, ang pulang dugo ay bumulwak mula sa leeg nito na parang isang fountain, isang kamanghamanghang tanawin na pagmasdan. Ang damit, figure, at maging ang singsing sa daliri ng taong ito. Lahat ay parang akin. Pinatay na ba ako? Nanlamig ang noo ni Liu Dong nang mahina niyang napagtanto ang isang bagay, ngunit hindi nagtagal, bumaba ang kadiliman at nilamon ang lahat ng kanyang kamalayan at sigla. Maaari mo na bang ipaliwanag ngayon? Nang muling lumitaw si Yang Kai, nakatayo na siya ng 10 talampakan sa harap ni Zhang Fu. Namumula ang kanyang kutis, at walang bakas ng kanyang mga naunang sugat. Maliwanag, siya ay nasa mas mabuting kalagayan. Malamig niyang tinitigan si Zhang Fu habang ang isang golden blood thread ay lumipad mula sa kanyang daliri, tulad ng isang ahas na pumipitik sa sanga nitong dila at nilalamon ang biktima nito. Nang inagang buong katawan ni Zhang Fu habang ang lamig ay damaloy sa kanyang gulugod, halos magdulot ng pag-crack ng kanyang mga paa. Si Liu Dong, nakasing lakas niya, ay pinugutan ang ulo sa isang palitan. Ilang sandali lang ang nakalipas, nakakita lang siya ng gintong liwanag na kumikislap sa leeg ni Liu Dong. Hindi man lang niya nakita kung paano kumilos si Yang Kai. Mayroon bang napakalakas na origin return ng Realm Master sa mundong ito? Kahit na gusto siyang patayin ni Master Li, hindi ito magiging ganoon kadali, di ba? Tumayo si Zhang Fu na may maputlang mukha, malalaking butil ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo at dumudulas sa kanyang mga pisngi.